Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Banat Kapanig TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, sa wakas Rapi Tulpo, bigyan ng posisyon ni Pres Marcos Duterte na pahanga, iwaling pulis kasabwat sa Pogo. At yun, play na natin kung alalaman nito. Ito ang balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Senator Rapi Tulpo, binisto ang mga bayarang pulis na milyones ang natatanggap sa mga sindikatong Chinese. General Maranan sumagot sa mga aligasyon patungkol sa suhulan ng mga Pogo operators. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig. Na-alarma si Senator Rapi Tulpo sa sandamakbak na procedural lapses at mishandling sa mga rate na isinasagawa ng mga pulis sa mga Pogo facilities na napupunta lang sa wala ang resulta ng kanilang operasyon. Binigyan din ng senador na nag-uugat ang mga ito sa kakulangan ng koordinasyon, investigasyon at case build-up dahil sa barabara at padalos-dalos na galawan ng mga autoridad na minsan pa nga ay pamimera na lang ang pakay-anya ng senador. Baka matulad ito sa naunang pangyayari na kung saan isang Pilipino at 5 Chinese national na pawang pinaghihinala ang membro ng sindikato ng ipinagbabawal na gamot at pinawalang sala matapos nanuhol sa ilang pulis sa isang big-time entrapment operation sa Valenzuela na kung saan nasabat sa kanya ang 1 bilyong pesong halaga ng bawal na gamot. Ang Korte Suprema pa mismo ang nagpawalang sala sa kanila dahil kulang na kulang ang pulisya sa pag-obserba sa proseso ng mga ebidensya at bigo din nilang mapatunayan na magmamayari ng mga nahuling individual ang 1 bilyong pisong halaga ng bawal na gamot na nasabat. Kaya naman, nag-file agad si Senator Rapi Tulpo ng Senate Resolution 668 para maisaayos at mabigyan ng malinaw na sistema ang mga autoridad sa mga raid na isinasagawa nito. Nangako rin ang naturang senador na kaakibat na nasabing resolusyon ay magpapasa siya ng batas na kung saan mapapanagot at mapaparusahan ang mga autoridad na palpak sa mga raid. Ayon kay Tulpo, may sorsya sa loob ng Campo Crame na nagsasabi na papatagal ang pagpapa-repatriate ng mga dayuhan na rescue mula sa Pogo Hub dahil sa pagpapapresyo pa ng mga taga PNP ACG na nag-raid sa Pogo Hub. Anya, June 27 pa nangyari ang raid pero 2 linggo na halos ang nakaraan ay wala pa rin na-repatriate o nakakasuhan dahil nagkakatawaran pa. Sinabi ng senador na pinapatubos pa ng mga taga ECG ang mga dayuhan mula sa kani-kanilang mga imbahada. Nakikita rin problema ni Tulpo ang agad na pagpapauwi sa mga Pilipinong na-rescue sa naturang Pogo Hub at pagturing sa kanila agad ng mga biktima. Ipinunto kasi ng mababatas na maaring ang ilan sa mga Pinoy na naroon ay kasabwat ng may-ari sa operasyong ito. Kaugnay nito, nais ni Tulpo na magkaroon ng Senate inquiry para mabago ang pulisya sa pagsasagawa ng raid sa mga Pogo Hub at sa mga tabang pagproseso para sa mga taong nare-rescue, lalo na ang mga dayuhan mula sa mga Pogo na ito. Dagdag pa ng mambabatas na ginagawang parang gatasan lang ng raiding team ang mga banyagang nahuli sa pamamagitan ng paghuthot ng pera kapalit ng kalayaan ng mga ito. Mayroon pang tawarang nagaganap bago matubos ang kanilang mga nahuling banyaga. Ayon pa kay Tulpo, kaya malakas ang loob ng mga illegal na Pogo facility ay dahil may mga kasabwat itong mga Pilipino na tumutulong sa kanilang makagawa ng mga illegal na aktibidad. Naghain siya ng 1 Senate Resolution bunsod sa kawalan ng koordinasyon ng law enforcement at iba pang ahensya ng gobyerno. Ito ay para maimbestigahan ang nasabing raid at mapanagot ang lahat ng mga tao na sa likod ng Pogo-related illegal activity. Sa kasalukuyan, mayroon pa rin mga foreign national ang nakapiit at hindi pa napoproseso ng immigration. Hindi pa rin malinaw kung sila ay sasampahan ng kasong kriminal o i-repatriate. Samantala, sinagot ng Philippine National Police ang mga aligasyon na mga binabato sa kanila ng 1 mambabatas mula sa Senado at ni Secretary of Justice Christos Crispin Rebulla. Ito ay kaugnay pa rin sa ikinasang raid ng mga tauhan ng mga PNP
at anti-cybercrime group sa hinggil sa operasyon ng pulisya sa Chinese company na umano'y kaugnay sa illegal na Philippine offshore gaming operators sa Las Piñas City. Kung maaalala, una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nabigo di umano ang PNP at ang cybercrime group na makipag-ugnayan sa Interagency Council ng DOJ bago nito ikasa ang naturang operasyon na umano'y kulang na naman sa ebidensya. Ayon pa kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Rodrigo Maranan, kaugnay nito ay makikipagpulong si PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Brigadier General Sidney Hernia kay Secretary Remulla upang linawin ang usapin na nagpapaloob na nasabing operasyon kasabay ng pagbibigay diin ng lehitimo ang isinagawang raid na naturang establishmento. Bukod dito, iginigiit din ni PNP na malugod nitong tinatanggap ang planong paglulunsad ng investigasyon ni Senator Rapid Tulpo sa nangyaring raid sa Las Piñas City dahil sa aligasyon tila ginagatasan di umano ng ilang mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mga dayuhang nasagip sa operasyon upang tuluyan silang mapalaya. Nang lumabas ang balitang ito, ay di naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang nagbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, para sa akin wala namang problema kung kaya nang gawin o gampanan ang pagiging senador niya or pagiging Rapid Tulpo in action, pareho namang public service yung ginagawa niya. Ako hindi nagsisisi na binuto siya kasi dahil sa kanya dami niyang sinita na maling practice ng gobyerno. Isang senador nang dyan ang ilang taon nang bilang senador, di nila magawa ang ginagawa ni Senator Rapid Tulpo. Iyan ang problema, hindi marunong ang mga pulis na humawak ng kaso. Walang tamang training o talagang negligence of duty. Itong Ginoo na to ang dapat namumuno. Eh, grabe ang silbi sa bayan. I pray for you, Senator Rapid, that one day you lead our nations. Senator Idol Rapid Tulpo, very good na public servant, direct to the point kung bumanat. Sana mapasama sa investigasyon ang LTO sa Burke Katniss daming fixer sa loob at sa labas ng facility at mabagal na processing. And quote. Presently, dahil sa hindi pag-file ng SALN? Wala pa, sir. Wala pa pong na-file ng kaso ang na any government official. Sa pagkakaalam po namin, sir, wala pa pong government official na na-file po ng kaso sa kanyang hindi pag-file ng SALN. But sir, ba't tayo nagkaroon ng executive order na ganito kung wala tayong nakakasuhan, wala tayong pa-file? So parang katawa-tawa lang ito. Gagawa agad ng executive order tapos wala naman napapa-implement. Nobody's making sure na it's being followed. At saka isa pa po, ma'am, so malalaman pa lamang na ito pong isang government official ay hindi nag-file ng kanyang SALN kung may nagreklamo. So kung walang reklamo, lusot siya. Kahit na 5 taon siya hindi mag-file ng kanyang SALN, habang wala nagbubusisi sa kanyang SALN, walang nagreklamo, okay lang. Sir, ang SALN law po ay ginagovern po ng the Office of the Ombudsman para sa mga high-ranking government. Kaya nga po, dito sa Freedom of Information Act. So kapag walang nag-request, walang hindi malalaman ng publiko na ito palang si government official ay hindi nag-file ng kanyang SALN. Doon pala malalaman pag may nag-request at sabihin, eh nag-request ako tapos no records found, only then he or she can file a complaint sa ombudsman. Tama, sir. Doon pala malalaman. Kung wala po kaming na-receive na request, wala po kaming basis to act on and to request that information from the Office of the Ombudsman. So kaya po, yung tanong nyo kanina, sir, na bakit kailangan pa mag-fill up ng form, dapat po meron kaming basihan para makahingi ng impormasyon sa mga agencies na hinihingi ng So dapat magkaroon tayo ng batas, Mr. Chair, na kahit na walang nagpa-file ng request, eh dapat obligado sila na mag-file ng kanilang SALN at may taga-monitor na taga-gobyerno, governing body, to make sure na lahat ng government official ay nagpa-file. Kapag hindi ka nag-file ng SALN for that particular year, whether may complaint o wala, may tama ka. Opo, opo. Yun po ang nakikita natin, dapat automatic na yun. Nandun na ho talaga yun. And yung sinasabi niyo po kanina, Senator Rafi, dapat pagka isang ano lang ng tao, pindot dyan, lumalabas na lahat eh. Nandun na, hindi na kailangan may request pa. At saka ma'am, mababaw tong fine eh. 1 to 6 months imprisonment, 10,000 to 100,000. Bakit hindi natin taas-taasan to siguro? At saka isa pa, yung pong sa... okay. Yung pong sa fake, pag na-file ng fake na SALN, halos magkaparehas lang yung penalty doon sa hindi nag-file versus nag-file ng fake? Senator Tulpo, if I may po, ang pag-file po kasi ng SALN ay
pinapangasiwaan po ng Office of the Ombudsman. Nakapagtrabaho po ako for a while sa Office of the Ombudsman, and I know for a fact na meron pong sangay ang Ombudsman na nagmo-monitor ng pag-file ng SALN. In fact po, as government employee, lahat po ng mga kawanin ng gobyerno ay inuobliga na magsumiti ng SALN tuwing buwan ng Abril ng bawat taon. At alam ko po for a fact na minomonitor po yan closely ng Office of the Ombudsman. In fact po, habang nagtatrabaho ko noon, alam ko po na may mga reklamo na naisasampa sa hindi pagfa-file ng SALN. Lamang po, yung po mismo... Kasi ma'am, thousands ito mga taong gobyerno. Apo. So paano mamonitor ng ombudsman yan? Dapat meron talagang sistema sa tamang monitoring sinong hindi nagpa-file at yung hindi nagpa-file agad-agad kasuhan. Opo. Sa palagay ko po, meron tayong representante dito mula sa opisina ng ombudsman, or kung maiimbitahan po natin. Naaalala ko po na habang nagtatrabaho ko doon, meron pong isang specific na section sa Office of the Ombudsman na yun po ang sadyang ginagawa. At yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang i-like, share, subscribe, at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. At yan nga mga kabalita natin ang ilang mga patungkol na balita dyan. No? Dito nga kaya Rapitool po na kung saan nga yung pag-asiwalat niya. No? Tila nga ba rito mga kabalita natin ay nagkakaroon nga daw ng bayaran na tumabot pa talaga dun sa tawaran nga mga kabalita natin na kung saan bago nga daw makalaya o bago nga ito'y makaalis nangyayari kailangan muna magkabayaran, no? O suhol muna mga kabalita natin, o talagang dito nga parang baklara na at talagang dito nga parang divisorya, no? Na dito nga pag nahuhuli yung Pogo, no? Dito nga pag may nahuhuli sa Pogo, tila ba'y parang divisorya. Nandyan na rin yung tawaran, mga kabalita natin, upang talagang ituluyang makasibat itong mga nahuli. Yan yung isiniwalat at talagang sinambulat ni Rapitool po dyan, no? Na kung saan itong mga Pogo na nahuhuli rito, tila nga ba, mga kabalita natin, na kailangan muna talagang maglagay at talagang bago nga maproseso o makaalis o talagang ma-deport tong mga to, no? Na upang talagang tuluyang makaalagwa. At yan yung mga sinisiwalat yan ni Rapitool po nga. Na kung saan pati rin yung mga nahuhuling kasamang mga Pilipino dyan, syempre kanya rin sinabi na tila ba baka may mga kasabwat, no, sa mga leader nitong gumagawa ng mga illegal, no, na ganyan, na kasabwat nga rito sa illegal na ginagawa nga ng Pogo, mga kabalita natin, na yung mga ibang Pilipino, no, na kasabwat ng mastermind dyan. Yan yung ninanais ni Rapitool po na maimbestigahan din yung mga yon, mga kabalita natin. At dyan nga sinasabi pa ni Rapitool po na magpapasa nga siya ng batas patungkol dyan, no, sa maling pagre-raid nga o maling hakbang tungkol nga dyan sa mga pagre-raid, no, upang makasuhan nga yung pag magkamali sa mga gantong sitwasyon, no, ng mga pagre-raid dyan, mga kabalita natin. Yan yung mga ilang mga pahayag nga dyan ni Rapitool po. At ito pa nga yung tungkol nga sa pag-usisa, tungkol nga sa SALN na kung saan nais na patawan ng mas malaking danyos o mas malaking piyansa o talagang itong mahuhuli nga namimeke nga ng kanilang mga SALN, mga kabalita natin. Na yan ang isa sa mga nilalarawan at sinasaadyan ni Rapitool po. At kayo mga kabalita natin, kayo nalang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun mula, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Banat Kapanig TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita.